Nagmata po ako ng mabilis na mabilis. Yung lakas ko. Sa loob naman ako umukuha. Para mas tumakbo ako ng mabilis. Thelma's about a runner. She's about a girl from the province. Medyo pasaway siya ng konti. Medyo hard-headed. So she, you know, she's struggling to find herself, you know, her identity, you know. She doesn't know yet what she wants to be. Mas mabuti pa nga no, simple ang buhay. Eh, lagi din naman tayo pinapagalitan ni Papang eh. Pagod ka na nga uwi, ito pang darapan mo. Ako si Thelma dito. Si Thelma na astig, makulit, yung sutil, yung pag may sinabi yung magulang, hindi susunod, pasaway, ganun. Pero pag alam na niya na may problema na, kailangan na siya ng pamilya niya, doon, titino siya. Kita ko kasi yung anak kong si Thelma sa marathon. Pwedeng umabot yan mula regionals hanggang palarong pambansa. Prepare ako ni Miss El Numuros. 6 weeks ako nag-training sa kanya. Parang yung training ko sa kanya, feeling ko isa akong athlete. Yung mga call time ko sa training namin, mga 7 a.m. 8, as in maaga talaga. Tapos 2 oras niya ako tinuturuan kung paano talagang maging isang athlete, yung form ng isang runner. Nakita na kitang tumakbo. Kung makakasama ka sa team, baka maabot mo ang hindi ko naabot noon. Pag napanood mo ang Thelma, it's a feel-good movie. Ipapakita ng Thelma yung how it's like to struggle and succeed through hard work. And I think it's an inspirational story that is so seldom na mapapanood natin or makakama across natin nowadays. Kailangan na makauwi ni Manang. Ang maganda sa Thelma ay para siyang metaphor of everyone's journey through life. Parang ganun. Isa siyang kwento kung saan makakarelate ang lahat ng mga tao kung paano ka nangangarap at paano ka nagtatagumpay bilang isang tao. Iba yung trabaho namin sa Thelma dahil parang buo kami. Parang pinag-iisa kami ni God. Sobrang pagkatrabaho mo talaga si Direk Paul, may inspired ka talaga. Masaya yung shooting namin. Parang naging isang pamilya kami. Kami naman ni Ma, kahit naman hindi kami nagtatrabaho, kahit wala sa set, okay naman kami. Magkaibigan naman kami. So yun, mas okay na pag nagtatrabaho kami, mas may pinag-uusapan kami. So masaya lang. Si Direk Paul, cool ka sa amin. Kasi yung mga gusto niyang sabihin sa amin, kailangan muna marinig niya kami para pagka kung meron siya sigurong gusto sabihin, ibahin niya ng konti, ganun. So, masarap ka trabaho. Maraming pagsubok sa buhay, Thelma. Pero mag-isip ka ng mabuti yung pagkakataon na to. I really believe that there's a little bit of Thelma in everyone, right? And when you watch the film, maybe you will discover that. Maybe it will relight the fire in you to chase your dream, to finally go for your passion and make it happen, you know. And I think Thelma will show you that anybody, an ordinary person, really has extraordinary talent. All you have to do is work hard and find it. Because I think we all have that special talent. And if we work hard, we will find it. Maganda yung story kasi lahat ng tao makaka-relate. Kasi hindi naman po lahat ng tao athlete, pero yung story po na yung pangarap, parang determination na makuha yung, na matupad yung dream niya. Lahat ng pwedeng maramdaman ng isang tao, mapagdadaanan talaga eh. Hindi pwedeng mag-skip, hindi pwedeng tumalon, yung malagpasan lang na hindi. Lahat madadaanan. Nasa sa'yo yun kung susuko ka. Pero kung hindi ka susuko, magiging successful ka. Pero sabi nga nila, nasa Diyos ang awa, sa taong gawa. Ipapalabas na po ang Thelma this September 7, 2011 po yan under Time Horizon Pictures at syempre distributed by Star Cinema. Directed by Direk Paul Soriano.